Pangalawang bahagi, Mary as the new Ark of the Covenant. Alam niyo, napakahalaga ng Ark of the Covenant para sa mga Hudyo sa Old Testament. Makikita niyo sa inyong screens yung tinuturing na itsura nito. Na kasi yung Ark of the Covenant na tinatawag sa Tagalog ay ang kaban ng tipan. Kaban is the Ark, tipan is the Covenant. Iyon talaga yung tahanan ng Diyos. Doon nananahan ang Diyos. Ang pananampalataya at presensya ng Diyos ay nasa Ark of the Covenant. So, ang ginawa ng Diyos ay iutos kay Moises na i-construct ang kaban ng tipan. At dito siya mananahan, Exodo 25:9. Sinabi rin niya, ito naman makikita natin sa Hebreo, sa bagong tipan na, 9:4. Nasa kaban ang mana. Ito po yung tinapay na pinakain ng Diyos sa mga Israelita kung sila'y naglalakbay ng Exodo dahil nagugutom sila at kailangan nila ng pagkain. Ito yung tinapay rin na sangkatuparan ni Kristo, siya ang new mana na tinatawag. Laman ng kaban ang tungkod ni Aaron. Ibig sabihin nun, ng tungkod ni Aaron ay autoridad, power, government, no? At pagkatapos, meron siyang nilalaman din na tapyas ng bato, ng tipan, ng covenant. Meron tinatawag na pieces of the tablets of the old law. Nung binigay po yung Ten Commandments na usapin, pagkakasundo, covenant, ng Diyos at ng tao, ng Israelita, sa ganung pagkakataon, ay meron siyang binigay na tablets. Pero po ito yung naglalaman na sa pangutos. So nandun lahat. Nandun ang mana, nandun ang simbolo ng autoridad, at nandun din ang tinatawag na batas, ang law. Si Kristo, sa totoo lang, ang sangkatuparan ng lahat niya. Nasa kanya ang talagang poder, bilang Diyos at tao rin. Nasa kanya, siya ang bagong tinapay, ang mana. At siya rin ang new law, nagbibigay sa atin ng bagong batas ng pag-ibig. At yun po yung kagandahan dahil mapupunan na rin natin dito na pati sa Ark of the Covenant, meron ng binibigkas tungkol kay Maria. Dahil si Jesus ay ilalaman ni Maria. Pero huwag tayong magmadali dahil maraming pang description ang Biblia tungkol sa kaban ng tipan. Sinasabi halimbawa na kailangan banal itong kaban na to. Ano yung sabihin ng banal? Dapat gawa siya sa akasya, yung hindi natitinag, hindi narurupok na kahoy. Kailangan rin ginintuan. Exodo 25:11. At kailangan matatakpan siya ng tela na asul. Sino kaya nakikita natin sa mga statwa na parating naka-asul? Siguro na napapansin niyo na. Ito ay binigkas sa numero o Numbers 4:7. At pagkatapos, sinabi ng Diyos, ni Yahweh, kay Moises, na ilalagay ang kaban ng tipan sa loob ng tent of meeting. Sa tirahang tol ng tagpuan sa Tagalog. At maya't maya, lulukban niya ng ulap at pupunuin niya ng tinatawag na luwalhati. Mamaya-maya sa lumang tipan, tinawag itong ulap ng luwalhati. Exodo 40. Natapos na. Nakapunta na ang mga Israelita sa kanilang lupain na pinangako ng Diyos at isang libong taon pagkatapos halos ay nagkaroon na sila ng kaharian. Itong kaban ng tipan ay daladala ni David patungo rin sa Jerusalem at doon niya itatayo kasama sa loob ng templo ang sarili, ang mismong kaban ng tipan, the same Ark of the Covenant. Napakaganda po kasi patungong Jerusalem. Yan po rin natin pupuna ang kahalagahan ng misteryo ng visitation ng mismong kaban ng tipan ay pumunta sa kanyang pinsan. Pupunta po ako sa panganabagong slide.
meron pong mga kwento tungkol sa anong nangyari sa kaban ng Tipan. Sa totoo lang, pagkatapos ng reyno ni Solomon, David, pagkatapos Solomon, nagkahiwalay ang mga pueblo Hudyo. Hudyo at Israelita. Israelita sa norte at Hudyo sa sur. At pagkatapos ay dahan-dahang nawala ang kanilang pagtitiwala sa Diyos maliban sa Juda. Kaya tinatawag na silang Hudyo. At ngayon, dahil sa hindi masyado na alagaan ang pagdarasal, ang pagsasamba, at dahil na rin sa maraming sumasakop sa kanila, sabi ni Propeta Ezekiel na makikita niyo sa inyong mga screens, lumisan na ang ulap ng luwalhati sa kanila. Nawala na ang presensya ng Diyos. Nawala. Pati doon, hindi natin alam kung nasaan sa totoo lang ang tinatawag na kaban ng Tipan. At maraming pelikula na ginawa patungkol dito. Indiana Jones, for example, Raiders of the Lost Ark, at maraming documentaries, pero sa totoo lang, hindi alam kung nasaan. May isang tradisyon ang mga Hudyo na makikita natin sa Biblia ang Katoliko, sa 2 Maccabees chapter 4. Dahil sabi doon, si Jeremias ay naglagay ng kaban ng Tipan, nilagay niya ang kaban ng Tipan sa isang kuweba na hindi matatagpo. Ngayon pumunta na tayo sa New Testament. The New Testament. Pagkita. Pagtagpo sa kaban ng Tipan. Yung sinasabi po na ulap ng luwalhati ay isang description din sa pag-annunciation, pagpunta ng Arkanghel Gabriel sa ating ina, paglilim ng ulap, paglilim ng Espiritu Santo, sabi ni Lucas 1:35. At napakaayon po dahil makikita mo sa kwento na si Lucas mismo ay nagdi-describe sa ating ina bilang kaban ng Tipan, bilang Ark of the Covenant. Sabi rin po dito sa Revelation chapter 11 to 12 na sa langit nakita ang kaban. Patapos po ng kapitulo 11. Pagkatapos, kinumento isang babae na may corona, etc., etc. Ngayon dati po yung Biblia, bago tayo umabot sa siglo 16, wala po yung mga division na kapitulo at versikulo, wala pong chapters and verses. So maaari po sa pagsulat ni San Juan ng Book of Revelation ay mayroong tinatawag na direct reference ang pagkakita ng kaban at ang description ng pagsulpot ng babae, woman clothed with the sun, sa Revelation 12. At dahil din po dito, ay marami po na Kristiyano, marami po na Katoliko ang naniniwala na si Maria ang bagong kaban ng Tipan. Siya po talaga ay nagdadala sa atin kay Kristo dahil nasa Kanya si Kristo. Alam niyo po, marami po tayong maaring magawang resolution dito. Si Maria ang bagong Eva. Ginagawa niyang bago ang lahat. May isa po akong dinadasal at sana idasalin niyo rin. Malamang ng mga nakikinig dito ay nagdadasal ng tuwing alas 12 po, ginagawa bago ang hapon. From AM to PM, may transition. Nagbabagong posisyon lahat ng mundo patungkol sa araw, no? The point of reference. At dinadasal po yung Angelus. Yung tinatawag po na dasal sa pangtanghali o dasal 6 PM. Dahil bago ang lahat kay Maria, inaalala natin nagbago ang historia. At yun po yung mga malilit na dasal na yon, importante po. Hindi lang po sa tukso at pati na rin po sa kabaguhan ng panahon. Ngayon, ito po naman pong katotohanan tukol sa kay Mama Mary bilang New Ark of the Covenant. E sige po Roy, magdudulot rin sa atin ng tiwala dahil nasa Kanya si Kristo. Meron din pong isang dasal na sana po ay madalas niyo rin pong dasalin bago kayo matulog. 3 Hail Marys. Napaganda po ng Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Dahil siya ang bagong kaban ng Tipan. She is the new ark, the covenant. Sinabi ni Elizabeth sa kanya, the Lord, the manna is with you. At wag po nating
madaliin yung dasal ng Hail Mary. Huwag po nating bibilisan at na hindi na natin naiisip sa dami minsan ng Hail Mary nangyayari sa atin yan. Pero kailangan meron din po tayong effort na pagnilayan ang mga ating binibigkas. Holy Mary, Mother of God. Holy Mary, Mother of God. Alam niyo po yung salitang Mother of God ay pinaglabanan sa simula dahil hindi nila matanggap na si Kristo, na siya rin Diyos, ay may ina bilang tao at bilang Diyos. Dahil ang solution doon ay hindi po naghihiwalay ang natures, two natures ni Jesus Christ. At pinayagan po na gamitin ekspresyon na Theotokos, Theos, ibig sabihin po noon ay Diyos, Tik, Tokos, ibig sabihin po yung dala-dala, carrying God. Yun po yung kaban ng tipan. Siya po nagdadala ng Diyos. Kaya po yung pag dinadasal natin yung Hail Mary, isipin po natin yun na hindi po masama na damihan natin ang dasal kay Maria dahil kasama niya, daladala niya ang Diyos. The Lord is with her. And full of confidence, we can easily go to her. Alam niyo po dun sa Maria bilang bagong kaban ng tipan, bilang sa pagsabi ng three Hail Mary sa gabi, maaari rin na bigkasin na natin, lahat-lahatin na natin, lalo na kung kaya natin at kung pipilitin natin, kung gugustuhin natin ang pagdarasal ng napakaraming Hail Mary sa isang araw. Dahan-dahan po, ginawa itong beads. At dahan-dahan din po, naging evolution sa ating simbahan ang pagdarasal ng maraming rosas, rosary para sa ating ina. Mag-isip tayo ngayon. Madalas ba ako magdasal ng rosaryo? Taimtim ba ang pagbigkas ko ng Mary? O parati akong ibang iniisip? Puno ba ng tiwala ang paglapit ko kay Maria? At saksi rin ba ako na siya ang kaban ng tipan?